Nagmula sa isang simpleng pamumuhay sa Batangas, nagsimula ang karyer ni Jovit Baldivino sa music scene ng taong 2010 nang tanghalin siyang grand winner sa kauna-unang season ng Pilipinas Got Talent. Taong 2010 din, nang nai-record at i-release ng Star Records ang kanyang debut album na Faithfully, muli kalaunay nakatanggap ng Triple Platinum Award. Mula sa album na ito, ipinakilala niya ang kanyang debut single, ang rendition niya na Too Much of Love Will Kill You. I Do Anything for Love ang kanyang pangalawang album. At mula naman sa album na ito, ipinakilala niya ang kanyang rendition ng Carrie na naging Carrie single din ito. Kasama rin sa album ang naging theme song ng TV series na Anghelito, ang Batang Ama, na ika'y mahal pa rin. Wala ka man ngayon sa aking piling, nasasaktan man ang puso't damdamin. Ulit-muli sa'yo na aaminin, ika'y mahal pa rin. Sinundan ito ng kanyang pangatlong album na OPM Greatest Hits Volume 1. Tampok ang mga sarili nating awitin, ang naging carry single ng album, Tell Me. Napabilang din siya sa dalawang magkasunod na competition ng Himig Handog P-Pop Love Song bilang isa sa mga interpreters ng Himig Handog 2013 sa awiting Sana'y Magbalik. Ng taon namang 2014. Nagkaroon din siya ng version ng viral song na Pusong Bato na ginamit na isa sa mga theme song ng fantasy series na Juan de la Cruz. At ngayong taong ito, sa pamamagitan ng recording label niya na Star Music, ay inihahandog ni Jovit ang kanyang fourth album, ang Jukebox, at ang version niya ng awiting Honey My Love So Sweet, ang carry single ng album. Kahit sino ka pa, basta't mahal kita, lagi na lang ako sumusunod sa'yo. Lagi akong di mo pinapansin, para na lang ako laging sumusunod sa gusto mo. Lagi kitang inaalala kahit di mo ako pansin. Honey, my love, so sweet. Kahit ako'y di mo pinapansin, hindi ako nagagalit sa'yo, pagkat alam ko na ang iyong damdamin para sa'kin. Hindi mo lang alam ang aking nadarama pagkapili ka. Honey, my love, so sweet. Kahit sino ka pa, basta't mahal kita, lagi na lang ako sumusunod sa'yo. Mahal kita at siya na ay totoo. Honey, my love, so sweet. Kahit ako
napansin, hindi ako nagagalit sa'yo. Pagkat alam ko na ang iyong damdamin para sa'kin, di mo lang alam ang aking nadarama. Pagkapitin ka, honey, my love, so sweet. Kahit sino ka pa, basta't mahal kita. Lagi na lang ako sumusunod sa'yo. Mahal kita at siya na ay totoo. Honey, my love, so sweet. Walang ibang mahal kundi ikaw lamang. Sabihin mo sa akin, ako'y mahal mo rin. Oh, hiliw ko, ako ay pakinggan mo. My love, so sweet. Honey, my love, so sweet. Oh, honey, my love, so sweet. All right, Mr. Joel Baldovino, dito yan sa Letters and Music. Oh, diba? Welcome, Sir Jovit. Sir Jovit, you know? Welcome sa Letters and Music. Ito, nakakatuwa kay Jovit. Ha? Kanina, bago mag-on-air, bago siya magsimulang kumanta, talaga, kinakabahan ako. Sabi ko, kinakabahan ka pa pala. Kinakabahan pa pala. Kahit saan po talaga ako magpunta, ma-TV shows, or ma-mall shows, or live show, mga gig ko sa labas. Ayun, kinakabahan pa rin palang isang Jovit Baldovino. No? Kahit na alam naman natin sanay na sanay na siya nagpo-perform sa lahat, maraming tao, diba? Opo, sobra po kahit sabi nila professional singers, hindi talaga mawala. Ayun, kahit na ito, may pang-apat na album na siya, kinakabahan pa rin si Jovit Baldovino. Kahit na humarap na siya kila Miss Chris Aquino, kila Miss Ai, kinakabahan pa rin ang isang Jovit Baldovino. Yes po, hindi talaga mawala. At dahil dyan, ito ha, nandito si Sir Jovit. Sir Jovit, napaka-formal ko, no? Mahihayin din pala ako kahit konti. Ito, nandito siya para i-promote ang kanyang fourth album. At ang narinig niyong inawit niya na Honey, My Love, yes, So Sweet. Yun po yung career single ng album ko. Correct. Yes. Iniintay ko, baka mamaya gaganong ka. So sweet. Paano ba? Parang ganun? Hindi ko po kasi alam yun. Honey, my love, so sweet. Yan! Oh, diba? May natutunin sa akin si Jovi. Na-YouTube ko lang yan, hindi ko naman nabutan yan sa totoong buhay. Kasi hindi bata po ako buhay nun eh. Ako din. Parehas tayo. Ilan taong ka na? 21 lang po ako. Oh, 22 lang ako. Oh, diba? Yung age ko nag-a-adjust yan sa guest natin eh. At syempre ba, eto ah, etong sa album mo ba nito, lahat to originals? Yes po, bali po meron po yung 10 tracks. Mm-hmm. Then meron po akong 3 covers. Ito po yung Nanghihinayang, Honey My Love So Sweet, and Forbidden. Paano ba yung Forbidden? Forbidden love. Kinanta yan ni ano, no? Kinanta rin ni Vina Morales. Even touch up. Oo, naalala ko yung kanta. Kanina naririnig ko sa radio, piniplay eh. So yes, parang pa. Feeling ko kasali siya sa album ni Jovit. Kasi ano eh, magpo-promote, naalala kong bigla. At eto nga, dito, bukod dito sa iyong mga original songs at iyong mga covers, itong yes, original songs mo dito, parang karamihan yata ang nagsulat ay ang uncle ng ating presidente. Bali po, pinsan po. Pinsan. Pinsan. So cousin correct siya. Siya ni President Noynoy. Pinsan wow. Po. Kasi binigno din po siya eh. Binigno Ben Aquino. Wow, talaga yes. Naman. Talaga, ano na, kinuha ng lahat ng pamilyang Aquino ang mga talents na. No? Ayaw na nila, ayaw niya po niya ng ano eh. Ayaw niya po sa politician. So, nag-ano siya, composer and producer. Ayun, nakakatuwa naman. At syempre pa, kasama dito, may bonus tracks ka dito, yes, yung po. Mga inawit mo sa Himig Handog. Himig Handog. Then meron pong isa na, yun nga po sabi nila, naging ano daw po to, naging national anthem. Correct! Oh, yung ano, pusong bato. Nakakaramihan yes, dito, ang dami kong kakilala. Pag kunyari, nagbibideo okay na kami. Apo. Pag unang kanta nila sa video, kay Pusong Bato. Kahit po yung mga bata sa probinsya po, pag may mga birthday party, then mga kasal. Diba? Diba po dun sa probinsya naman, hilig, puro video, okay. Then lagi nila, alam na ng mga bata yung number ng video, okay. Correct. Alam na nila yung
pusong bato. Correct. Pag tinanong mo, may bibigyan na silang number. Anong kanta yun? Tapos ipapasok siya. Pagpasok mo, ay pusong bato. Ayun, alam na, di ba? At meron na naman kayong gagawin national anthem. Ito na, panibagong album ni Kuya Jovit. Pero syempre, bago natin ipromote yung album, meron tayong mga Facebook questions. Galing to sa mga letters of music natin. Napanay ang post sa Facebook na malaman nila, ikaw ang guest natin. Ibang level, sumabog yung Facebook natin. Kailangan na magbukas ng panibagong account. Ganang level. Ito ah, galing kay Jane Pioska. Sabi niya, hi po! Tanong ko lang po, sino po ang nagiging inspirasyon nyo sa pagkanta at sino pong celebrity crush mo po? Hashtag letters and music. Siyempre, ito yung sagot ko dyan. Bilang isang singer, siyempre, inspirasyon ko yung family ko. Unang-una kay God kasi hindi ko po akalain. Nagpapasalamat ako sa kanya kasi in 5 years ko na po dito sa music industry, hindi ko po akalain na yun, nakapaglabas po ako ng 4 na album. Then, next po, yun pong sabi niya, crush ko. Nervous ako. Niyatin ako eh. Kasi crush ko talaga si Sophia Andres. Wow. Yes. Anong katangian ni Sophia Andres? Talaga naman nagustuhan mo. Kasi halos lahat naman po ng sinasabi ng karamihan is she's so pretty. Yes. Diba? Then, napakabait po in person. Nagkakasama yes po, na kayo. Aba. Ay, why not? Malay yes mo, diba? You can never tell. Ito yeah naman, may isa pang katanungan. Galing aba, aba kay Nathaniel Banduli. Many people are proud of you. Hope you send them a message from your heart. Ano po ang mensahe nyo sa lahat ng mga taong patuloy na sumusuporta sa inyo? Wow, thank you Nathaniel. Ayan. Diba? Siyempre, unang-una, ito talaga yung galing talaga sa puso ko. Unang-una talaga, magtiwala ka sa sarili. Then, maniwala ka sa taas. Kasi kung wala siya, wala din ikaw dito. Kasi ako po, hindi ko naman po sinasabi na binigay ni God yung talent na to. Alam ko pinahiram niya to sa akin. Then kung babaliwalain mo to, kung pababayaan mo, alam ko babawiin din niya to. Then unang-una, sana huwag mawala ng pag-asa. And syempre, kung di mo man oras ngayon, baka mayroong tamang oras na darating. Ayun. Pray lang na pray. Panapanahon din talaga, pag sa showbiz, diba? Pag oras mo, rin talaga yes na mag-shine. Yes at po. Ikaw naman, ayan, nakuha naman ang oras mo, diba? Yes po, awa po ng Diyos. At a very young age, kumbaga, yes natupad mo ang mga pangarap. Yes correct. Ang dami dyan, diba? Umaabot ng 30, yes umaabot ng, alam mo, mas late opo, na hindi naman usual pagsisimula sa showbiz, diba? Opo. Pero, alam mo, nabibigyan pa rin ng pagkakataon. Yes si Sir Mitoy! Yes, si Kuya Mitoy, yung idol ko yun. Grabe. Sobrang nakaka-inspired yung story ko. Alam ko, napakadami niya ng pinagdaanin. Correct. Kaya sa ngayon, nga, medyo, sabi nila, medyo ano na daw si Kuya Mitoy, pero parang wala eh. Parang bata-bata niya mag-perform. Diba? Yes. Oo, sobrang talagang galing. Iba pa rin ang kanyang resistensya yes at yung boses. Kita yung mahaling. Hanggang 100th floor abot. Ang taas ang boses. Correct. Isa bang katanungan galing naman kay Romuel Marquez. Sabi niya, original composition mo po ba yung Forbidden Idol? Sino po ang sumulat o nag-compose noon? Yung original po kasi ng Forbidden, hindi ko po kasi kilala yung original. Pero ginawan din siya ng cover ni Miss Vina Morales. Correct. Yes. Ayan, Words and Music by George Canseco. Ay, Sir George Canseco pala to. Hindi ko na po siya kilala eh. Kasi yan eh. Ako, mahusay na manunulat. Hindi ko na po siya inabutan. Writer, composer yan si Sir George yes Canseco. George Canseco. Ayun. Hindi ko lang maalala ko ano yung mga songs eh, pero maraming mga awitin na pinasikat nila. May Sharon Cuneta, ganong level. Yun po talaga yung jukebox daw. Yes. Naman. Ito, galing naman kay Dolita Peñas. Hey. Ay nako Jovit, sana makikita kita sa personal. Oh. Pero papaano naman kaya yun? Matanda na ako, may mga anak at mga apo. Pero idol kita nak, may mga gagawin ka bang tours para sa iyong album? Taga saan kaya si nanay, no? Hi, Nay. Musta ka? Malay mo, mapuntahan mo siya sa isa sa mga shows niyo. Oo naman. Iniimbitahan ko po kayo. Ayan, bali po. Tumutok lang din po kayo sa... Siyempre, ask ko po sin yung mga... tawag po doon, official accounts ko sa yes, Facebook, bilang natanong Instagram, na rin yan, go i-share mo nang para yung mga social makita media po accounts ang mga schedules ko. Follow nyo po ako sa Instagram at Jovit Baldivino. And sa Facebook naman po, sundan nyo lang po yung Certified Jovitnatics. Ito po yung may following na po sa... Yeah.
Blue check sa gilid. Then sa Twitter naman po, follow nyo lang po ako sa @jovit_baldivino para makita nyo po yung mga details and yung mga schedules ko. And para po sa mall shows naman, inaayos pa po kasi namin yung mga mall shows namin. So, malapit na po. Abang ang mahalaga yun ay na-share mo ng iyong mga social media accounts para si nanay, malay nyo, nanay, nandyan si Jovit sa inyong lugar. At kikis ko kayo. Mo siya. Ay, kikis ko yun. Yes, ahag ko. Libre po, kiss walang bayad. Oh, diba? Libre kiss walang bayad. Kasi sa akin, ano, 5 pesos. 5 pesos. In a joke. Ito, galing kay Timothy Pahilanga Santiago. Sa sobrang daming singer, ikaw ang napili bilang jukebox king. Anong pakiramdam? Hashtag letters and music, more power, Jovit, and God bless. Wow, ninenervous po ako pag sinasabing jukebox king kasi kilala ko po talaga yung mga original na jukebox king eh. Sino ba yung mga nakilala mong mga jukebox king? Kasi ang alam ko po na naging kauna-una ang jukebox king dito po sa Pilipinas, I think, Victor Wood. Yes, na nandito siya. Na nandun siya sa baba ngayon. O, diba? Yeah, then yung second is, ano po, si Sir April Boy. April Boy rin. Yes. Oh. Then ngayon po, sabi na ako daw po yung pangatlo. Diba? Oh, sabi ko, ang gagaling nitong mga sinundan ko. Hindi ko akalain na magiging jukebox king na din po sa ngayong henerasyon. Ay, nako. So, bilang isang jukebox king po dito sa Philippines, kung ano po yung nakita nyo na ginagawa nung ano, hindi ko naman sila actually gagayanin. Kung sa ano parang gagawin ko din po yung sa akin, yung pinaka trademark ko bilang, yun nga, minahala ko ng masa. Tama. So, ayun, ganun na lang po. At dahil dyan, ayun na mga ating Facebook questions. Dahil dyan, Kuya Jovit, go ahead, promote your album. Invite mo yung mga ka-letters and music natin to grab a copy of your latest album, ang Jukebox JB. Hello everyone! Ayan, iniimbitahan ko po kayo na supportahan po yung bago kong album. Ito po yun, ang JB Jukebox. Ayan, meron po itong 10 tracks. Kasama po dito yung kinanta ko kanina, ang Honey My Love So Sweet. Yan po yung career single ng album ko. And meron po itong 3 bonus tracks. Ito po yung Sana'y Magbalik, Dito and Pusong Bato. Siyempre po, composed po ito. Produced by Sir Benigno Ben Aquino and Sir Reagan. Handog po yan sa inyo ng Star Music. Yan, ito po yan, Jukebox. At pwede nyo din po siyang i-download sa iTunes, mymusicstore.com.ph, sa amazon.com, and starmusic.ph. And available na po yan sa lahat ng record bars, sa lahat po ng leading record bars nationwide. Yes, o, diba? May panibagong regalo na naman sa atin si Jovit. Kaya naman, huwag niyong kakalimutan pag nagawin na kayo sa mga paborito yung record bars. Nako, ito karamihan naman po dyan, original eh. Correct. Yes, seven songs. Original. At itong tatlo yung mga ano mo, cover versions mo. Then yung pababa na po, yung 1, 2, 3, yun na po yung original cover. And 4 to 10, yun na po yung mga original ko. O, diba? Yeah. Sulit na sulit talaga pag binili nyo ang album ni Kuya Jovit. At dahil dyan, itong susunod niyang aawitin, kabilang pa rin sa album niyang JB, Jukebox album. At kung yun naalala na ako, maalala nyo si Popoy at Basha pag narinig nyo tong kantang to. At syempre pa ang Jeremiah. Dahil dyan, once again, let's give it up for Mr. Jovit Baldivino. Yes. Hi guys, ito din po yung ano, dalawa po kasi yung career single ng album ko. Ito po yung isa. Inaamin ko, nagkamali ako. Inaamin ko, nasaktan ko ang puso mo. Iniwan ka nang walang dahilan. Sumama sa iba, hindi man lang ako nagpaalam. Hindi man lang nagpaalam. Napalitan ako, lagi ka raw tulala. Tinitib mo aking pagkawala. Palagi ka raw umiiyak. Palagi mo raw akong hinahanap. Ikaw pa rin nagbabago. Mahal mo pa rin ako. Nanghihinayang ang puso ka. Sa piling ko'y
lumuha kilang nasaktan lamang kita. Hindi na sana iniwan pa. Iniwan ka ang nag-iisa at nagtubusa. Ako sana'y patawarin na. Nabalitaan ko, lagi ka raw tulala. Hindi mo aking pagkawala. Palagi ka raw umiiyak, palagi mo raw akong hinahanap. Di ka pa rin nagbabago, mahal mo pa rin ako. Nanghihinayang ang puso ko. Sa piling ko'y lumuha ka lang. Nasaktan lamang kita. Hindi na sana iniwan pa. Iniwan kang nag-iisa at ang tubusa. Ako sana'y patawarin na. Sa piling ko'y lumuha ka lang. Nasaktan lamang kita. Hindi na sana iniwan pa. Iniwan kang nag-iisa at natutusa. Ako sana'y patawarin na. Thank you very much. All right. Ako, Kuya Jovit, ang dami nagpapahid ng luha diyan, no. Talaga na pa. Feel nila no, kinakanta mo 'yung nanghihinayang, ibang level talaga, eh, oh, 'di ba? Ang lupit-lupit talaga pag si Kuya Jovit ang kumakanta, nag-iiba talaga 'yung song. Kumokontrol 'yung husky. Ang galing. Paano mo nagagawa 'yon? Hindi ka talaga control yung has, eh. So, galing, no? Inborn talaga yun, eh. Kumbaga, kanya-kanyang instrumento yan. At yung instrumento mo talagang, alam mo, may built-in gas talaga siya. Naya! Ang nakalmos ng tigre po. Oo, diba? Once again, Kuya Jovin, invite mo mga ka-letters of music natin para bumili ng iyong album, yung iyong latest album. Ayan, no, inuulit ko po. Siyempre po, nagpapasalamat po unang-una ako sa Letters of Music. Maraming salamat po sa pag-invite. Thank you so much, Kuya Jovin. Ayan, sa lahat po, inuulit ko po at iniimbitahan ko po kayo na supportahan po. And please grab a copy of my new album. Ito po yung Jukebox, Jovit Baldivino. And available na po yan sa lahat ng record bars nationwide. And siyempre po, meron po itong 10 tracks. Ayan po, nakikita nyo po sa likod. Nandito po yung mga paborito nyong mga song ko. Ito po yung Nangihinayang, Honey My Love So Sweet, Forbidden, Low Bad, yun, Apoy, and love na love kita. Hanggang mayroong bukas itong aking mundo, bumangon tayo, bagong Pilipino. At meron po akong 3 bonus tracks. Ayan, sa lahat po, maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa akin. Sana po suportahan nyo din po itong bagong album ko, gaya po ng pagsuporta nyo po sa first, second, third album ko. Maraming salamat po. Ayun, maraming salamat, Kuya Jovit. At sana huwag kang magsasawang gumawa ng album. Dahil alam mo naman talaga na nagiging national anthem yan ng bawat isa, lalo sa mga pagbibideo. Okay, o, diba? At patuloy kang mag-service and inspiration sa lahat ng mga aspiring singers dyan. At syempre, ito ha, talaga nag-abot na sa time, pero gusto ko lang ihirit. Eh. Kamusta na ang iyong criminology? Pagiging criminology ko, stop. Ah, nag-stop ka muna. Pinaubaya ko muna po sa mga kapatid ko. Kasi ayun. I have three
nakapatid na gumapasok. Ayun, then, so sila naman. Yeah, sila naman. Sila naman. Then sabi ko naman yung school naman, hindi mawawala yun. Oh, correct. Itong career ko, med, habang mainit pa, hinihigop ko. Correct. Yes. Ayan. Opo. Once again, maraming salamat Kuya yes, Jovita. Oh, pero bago salamat. Yan ha, happy birthday muna kay Joan Corona. At ito, paalala lang mga Ka-Letters in Music. Sana ay lagi kayong tumutok araw-araw, everyday. hindi na maangat ang ating prompter. Sana na-enjoy nyo isang buong linggo nating shows ng Letters and Music. At next week ulit, abangan nyo ang mga pasabog natin dito sa Letters and Music. Once again, ako si Apple Chu at kasama natin, of course. Yes, hi po. Ako po si Jovit Baldivino. Maraming salamat po. At syempre, magkita-kita tayo next week sa Letters and Music. Same time, same station. Yes. Maraming salamat sa inyong lahat.